Okay po, kaibigan, mahilig ba kayo manood ng mukbang? Gumagawa ba kayo ng mukbang, yung overeating o pinapanood yung iba habang kumakain? Alam nyo naman, di ba, very obviously na hindi siya healthy sa kalusugan. Marami na na-stroke, hemorrhagic stroke, marami na na-heart attack dahil dito. Pero syempre, marami pa rin gusto gumawa. Malakas ang views if ever ito ginagawa nila. Pero papakita natin kung ano ba talaga nangyayari. Yan. Okay. So, nauso to sa Korea ngayon, sa Pilipinas, sa ibang parte ng mundo. Nakikita kasi nila, ang pinapanood lang ng tao, yung abnormal eating. Yung kakain na siguro isang buong lechon. O yung maraming-marami talaga. O yung masyado mabilis. Paano? Parang ano yun eh, pang Guinness Book of World Records, yun ang iniisip nila eh. Ang problema, marami na namamatay. Locally, may namatay na isang content creator, hemorrhagic stroke eh. Ang problema kasi yung alat na kinakain ay sobra dami. Dapat tayo isang araw 2,000 calories lang eh. Minsan isang kainan nila 10,000, 20,000 calories. Yung salt intake nila, sobra-sobra dami. Sa ibang bansa, itong content creator, 19 years old, namatay din, hemorrhagic stroke. Meron din, 33 years old lang, pero medyo kakaibang pagkain kinakain niya, namatay din, heart attack naman. Dito, isa rin, 37 years old. So, maraming-maraming example na, syempre, normally kasi pag gagawa ng video, pa-extreme ng pa-extreme eh. Palaki ng palaki ng challenge. Kaya lang ang masama nga sa kalusugan, yun ang problema. So ito usually nangyayari, na high blood, nai-stress, stressful pag gumawa ng content, di ba? Nire-record mo, mamaya mawala yung record mo. Gagawin mo ba ito everyday? Everyday mo ba gagawin? Yung iba, naha-heart attack. So, pag hemorrhagic stroke dahil sa high blood, yan puputok. Ito, delikado. Mabilis to makamatay. Heart attack din, napakabilis makamatay. So, ang mukbang, ang problem nga, nagiging public health problem, nagagaya ng ibang tao. Pwede gayahin ng kabataan eh. Marami na di-depress. Diba? Pag pinapanood mo, lalo ka madi-depress. Bakit nila ginagawa to? Maraming sakit, gallbladder, high blood, diabetes, at eating disorder. Mapopromote yung eating disorder. Parang na-obsess sa... Maisip mo kasi, uy, paano kung kinain ko rin to? Ba't siya nagagawa niya? High salt ang pinaka-problem. Alam naman natin, pag high salt, naka-high blood, dahil sa high salt, sobrang... Nakita nyo, kahit isaw-saw nyo sa suka, baliwala. Kahit ilubog nyo sa suka, andun pa rin yan eh. Na-stroke, na-heart attack, heart failure, kidney disease, pag tumagal-tagal, dialysis, at iba pang problem. Salt content eh. Ang requirement natin, 2,000 milligrams lang nga ng salt. Pero ang Pilipino, on the average, 4 times ang salt sa adobo, kahit yung mga sinigang natin, yung mga mix, masyado maalat. Yung mga noodles masyado maalat. Kaya nga ako, pag nag-noodle ako, hindi ko na ininom yung sabaw eh. Chips natin, sobra alat. So, 4 times yung mga daing natin, processed meat. Pag too much salt, alam nyo naman yan, high blood, maraming sakit, immune system, at maraming pang problema. Sugar din. Yung iba naman, kinakain puro matatamis. Alam nyo naman, pati gout, sugar din. Diabetes, sugar din. Actually, ang ginagawa ng mukbang, parang ano siya, binge eating disorder. Meron taong ganito rin yan. Yung biglang kakain ng marami, kakain. Ang problema, pag kumain kayo ng sobra-sobra, ganito mangyayari, di ba? Sasakit talaga ang tiyan mo kasi hindi naman ready ang tiyan mo eh. Mag-acid reflux ka, mag-GERD ka, may stomach rupture pa nga, may pumuputok yung tiyan. Constipation, cramps, and bloating. Di ba? Manghihina ka, pati balat mo, hindi maganda, hormonal changes, yung puso mo. Talaga magpapalpitate ka. Diba? May nakita ako, umiinom ng puro energy drinks. Eh. So ako lang, ginagawa ko, hindi ko pinapanood kasi
The more you watch, the more they get views. Lalo nilang gagawin eh. Ayaw naman natin saktan nila, sarili nila. Marami naman ibang content. Although ito siguro, tingin nila madaling content, pero masama naman sa iyo eh, in the end eh. Kasi yung content mismo, stressful eh. Vlogging mismo, stressful na. Dadagdagan mo pa, stressful yung content mo eh. So, pag binge eating, talagang puputokan tiyan, para hirap na hirap. Yung weight nila, up and down. Ayan, no? Desperate sila to control. Ayan, no? Marami. Long-term effects, weight gain, heart disease, type 2 diabetes. Ito po ang isang problema sa public health. Ito nga, marami nang nagsasabi nito. Na maraming sumisikat, maraming kumikita, maraming nanonood kasi parang ano siya talaga eh. Kakaiba, kaya lang marami nagkakasakit. Tsaka pwedeng magaya lalo na yung kabataan. Isipin nila, ito na lang gagawin ko. Di ba? Hindi ko na kailangan mag-artista, hindi ko na kailangan kumanta, hindi ko na kailangan mag-aral. Gagawa lang ako ng maraming ganito. Ito ang problema, papakita ko sa inyo. Meron ng pag-aaral ng mukbang content sa YouTube, sa Facebook at iba pa. Nakita nila, ito may effect talaga, may masamang effect sa mga nanonood. Pero nakita nila, ang pinapanood lang daw yung overeating. Kailangan kumain sila ng parami, ng parami, ng parami. Yun lang daw pinapanood. Tsaka yung eating quickly with a time limit. 5 minutes, ubusin mo tong 10 whatever. Ano, 10 hamburger o ano. Yun lang ang pinapanood eh. Overeating, may time limit, o yung sobrang spicy, sobrang irritating. Yun lang. Kung basta luto-luto lang, hindi counted yun. Kung kakain ka lang ng normal, na isang spaghetti, isang kanin, eh, walang manonood doon. Yun nga ang problema eh. Mapupush ka dito for the views eh, na masama sa kalusugan. Nagiging public health problem. Ano ba yung tamang pagkain? Yung tamang pagkain, totally opposite eh. Diba, ito nga yung Japanese secret na pampahaba ng buhay, eh, diba? Ito tawag ng, sa Japanese, harahachibu. Okay, eating until you're only 80% o medyo busog lang, tigil na. Hindi ka magpapakabusog, mas gutom nga, mas okay. Yan lang, kaya konti sila kumain eh. Malagyan lang ng laman ng tiyan, tama na. Maraming pag-aaral, yung less calories, ha, yung kumakain ng mas konti, mas gutom lagi, mas mahaba buhay. Mas maganda daw. Kasi nga, pag mas konti kinakain mo, parang mas magaan sa katawan, lower cholesterol, lower blood pressure, lower diabetes, mas mahaba, mas payat nga eh. Nakakita na ba kayo ng 80 years old, 90 years old na talagang very overweight, bihira. Kadalasan, pag umabot ng 90 o 90 plus, sobra payat yun. Diba? Payat siya. Kaya nga, hindi mabigat ang dala niya. Calorie-restricted diet. Ito nga yung bago nga, uso nga yung mas payat. Kaya nga may intermittent fasting pa nga eh. Hindi kumakain eh. Diba? So, nagiging mental problem to. Itong eating disorder. Either sobra kain at nagugulo. Ito nga normal diet natin eh. Ito nga yung healthy diet, yung 1/4 lang ang kanin, ayan o, 1/4 lang ang ulam, gulay kalahati, yan lang ang normal eating eh, 1/4 lang eh. Ayun ginagawa ang sabok bang 20 times more, di ba? So, very opposite sa healthy diet. Kaya marami talaga magkakasakit. So, finally, siyempre mag-end tayo sa healthy. Mas maganda kumain sa bahay, mas hindi maalat. Sinasabi ko nga, ang fried chicken nyo sa bahay, ang salt nun parang 150 milligrams lang ng salt. Pero yung fried chicken nyo sa fast food, pwedeng umabot sa 1,000 milligrams. Almost times 5 times 10. Bakit sobra alat ang chicken sa fast food? May butter, may nakabalot. Yung harina nakabalot, nakadikit doon lahat yung asin. Kaya home-cooked food, mas maganda. Kumain lang kung ano kailangan mo. Okay, pag gutom lang, regular eating, healthy snacks pa nga. Pag hindi gutom, di kakain. Tapos healthy food lang. Diba? Usually sa mukbang, puro unhealthy eh.
More protein, maraming isda, healthy fats, at iba't ibang gulay. Okay? Sana po nakatulong itong video natin. Dito na lang tayo kasi mas maganda yung tinitingnan nyo yung healthy. Kasi kung anong pinapasok mo sa utak mo, hindi mo alam mamaya depressed ka na. Kasi merong possibility na madidepress, malulungkot, kakanood nitong mga video na syempre hindi naman po maganda sa atin. God bless po.